Isang malawakang protesta ang inilunsad mula sa iba't ibang bansa bilang paggunita sa isang taon na pag-atake ng Hamas sa Israel. Maraming mga protesters ang nagtungo sa kalsada ng Barcelona, Jakarta, Sydney at iba pa para kundinahin ang pagkakasawi ng mahigit 1,000 katao sa Israel. Base kasi sa ilang opisyal ng United Nations, ang nasabing gera sa pagitan ng Israel at Hamas ay nakapatay na ng mahigit 40,000 tao. Ang mga mamamayan naman ng Israel ay nagsagawa ng vigil sa lugar kung saan ginanap ang Nova Music Fest site. Kasamang dumalo sa nasabing lugar ang mga kaanak ng mga nasawing biktima. Tinamaan ng pinakawalang rockets sa militanteng Hezbollah ang ikatlong pinakamalaking syudad ng Israel na Haifa, na ikinasugat naman po ng 10 katao sa bisperas ng unang anibersary ng pagsalakay ng Hamas sa Israel. Ayon sa Hezbollah, na-target nila ang military base south ng Haifa na magkakasunod na Fatty 1 missiles. Base naman sa mga ulat, 2 rockets ang tumama sa Haifa malapit naman sa Mediterranean coast ng Israel at 5 iba pa ang tinamaan sa Tiberias. Iniulat naman ng local police na ilang mga gusali at ari-arian ang napinsala at may ilang reports din ng minor injuries kung saan ang ilan sa mga biktima ay dinala sa malapit na ospital. Sa panig naman ng Israeli military, iniulat nito na tinamaan ng kanilang fighter jets ang target sa intelligence headquarters ng Hezbollah sa Beirut, kabilang ang intelligence or intelligence gathering means, command centers at karagdagang infrastructure sites. Sa nakalipas na mga oras din ay tinamaan ng airstrikes ng Israel ang weapons storage systems ng Hezbollah sa Beirut. Gayun din po ang Hezbollah target sa southern Lebanon at Bekaa area. Sa Israel pa rin, nangako si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na dudurugin at sisirain ang mga militanteng grupo kasabay ng unang anibersaryo ng Hamas invasion sa Israel na sumiklab noong October 7 ng nakaraang taon. Lifne shana, anahu safagnu maka ayuma. וב-12 החודשים שעברו, אנחנו משנים את המציאות מקצה אל קצה. וכל העולם משתאה מהמכות שאתם מנחיתים על אויבינו, ואני מצדיע לכם ואומר לכם, אתם דור הניצחון. יחד נלחם ויחד ננצח, בעזרת השם. Sinabi rin ni Netanyahu sa kanyang talumpati na makakamit ng Israel ang tagumpay laban sa mga militante sa Gaza Strip at Lebanon at pinaghanda ang mga ito na maglunsad ng strike laban sa Iran. Inihayag din ni Netanyahu na sa loob ng 1 taon, dumanas sila ng matinding dagok at sa nakalipas na 12 buwan, ganap na umano nilang nabago ang realidad ng kanilang buhay. Ginawa ni Netanyahu ang pahayag kasabay ng kanyang pagbisita sa Lebanon border. Samantala, sa panig naman ng Hamas, tinawag ng grupo ang kanilang inilunsad ng October 7 attack bilang glorious at sinabing gumagawa ng bagong kasaysayan ang Palestinians sa kanilang laban. Nagresulta nga ang naturang pag-atake ng Hamas sa pagkasawi ng mahigit 1,200 katao sa Israel na karamihan ay mga sibilyan at binihag ang dose-dose ng individual at dinala sa Gaza. Bilang paggunita sa mga nasawi sa malagim na massacre ay nagpulong ang mga tao sa Tel Aviv nitong linggo kasama ang mga mahal sa buhay ng nasa 370 katao na pinatay sa Nova Festival Massacre sa Negev Desert. 7 October كانت رد فعل طبيعي في ظل كل هذه المعطيات والأبعاد وبعد أن وصل الشعب الفلسطيني إلى يعني حافة الانفجار. ف 7 أكتوبر لم يبدأ التاريخ من 7 أكتوبر إنما كان محطة الظرف وحالة الغليان أجبرت شعبنا أن يتحرك باتجاه الطوفان. نعم اليوم كما تفضلت الخسائر كبيرة، الشهداء والجرحى والنازحين في غزة، القتل اليومي في الضفة الغربية، القتل اليوم في لبنان والمجازر، وإسرائيل تضرب في كل مكان. هذا الطوفان 7 أكتوبر كشف عن الوجه القبيح الأكثر قبحا للكيان الصهيوني.